Malamang ay excited ka na sa iyong 13-month pay. Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng ilang tips kung saan mo pwedeng gamitin ang iyong much-awaited 13-month pay para naman gumaan at umasenso ang iyong buhay next year. Tip number 1. Keep it as an emergency fund. Importante na may emergency fund kang available. Di mo alam kung kailan ka magkakaroon ng financial problem, lalo na sa panahon ngayon na sunod-sunod ang kalamidad. Pwedeng mawalan ka ng trabaho o magkasakit, kaya mabuti na may pera kang nakatabi para sa mga ganitong emergency. Tip number 2, invest in yourself. Ang pag-i-invest ay di lang tungkol sa pera. Maaari ka rin mag-invest sa personal growth mo. Kung may gusto kang skill na matutunan o career building course na kailangan mo sa trabaho pero wala kang pera, pwede mong gastusin ng 13-month pay mo para makapag-enroll ka sa specific course para sa personal growth mo. Pwede kang mag-enroll sa mga online certificate courses o seminars at makakatulong ito para ma-upgrade ang sarili mo at para dumami pa ang opportunities na available para sa iyo to increase your income. Tip number 3. Start a business. Whether gusto mong magsimula ng business o side hustle tulad ng pagbili ng hosting para sa website o blog na matagal mo ng plano o pagbili ng camera accessories para sa iyong freelance services bilang isang wedding photographer, pwede mong gastusin ang 13-month pay mo para makabuo ka pa ng another source of income. Tip number 4. Start investing. The best thing you can do to start your new year ay to start investing your money. Maraming traditional investments ang available ngayon tulad ng pag-i-invest sa stock market at mutual funds. Pwede ka rin mag-invest sa mga crowdfunding apps tulad ng seed-in na tumutulong sa mga business startup at pwede kang kumita dito ng 11 to 16% within 6 to 12 months. Pero kung nagsisimula ka pa lang sa investing, I highly recommend yung Pag-ibig MP2 or yung Modified Pag-ibig 2. Ito ay isang financial product ng government na nagbibigay ng guaranteed 7% per year. Ang importanteng tip dito ay dapat active ka sa paghuhulog ng iyong pag-ibig contributions para makapag-register ka sa MP2. Tip number 5, kumuha ng life insurance. Ito ay madalas ma-overlook ng karamihan. Importante na may life insurance ka in case na may di magandang mangyari sa'yo. Life insurance is like leaving a legacy sa iyong mga dependents. At kahit wala ka na, ay pwede pa rin sila mamuhay ng normal at mapagpatuloy pa rin ang pag-aaral nila. At ang huli ay ang tip number 6, build experience. Although maraming tao ang nangangarap na magkaroon ng magagandang sapatos, bagong iPhone o relo, ang masasabing isa sa pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili ay ang experience. Sumubok ka ng bagong bagay and get out of your comfort zone. Siguro ay may gusto kang lugar na matagal mo nang gustong puntahan o bagay na matagal mo nang gustong gawin. Ang idea is to go out there and experience something new. Ang experience na ito ay makakatulong sa iyo para makapag-recharge, makapag-relax, o makapagbigay pa ng additional ideas para sa iyong future plans. Ang goal ay makapag-invest ka sa mga experience na makakadagdag sa core values mo at maaari mong i-cherish kahit sa pagtanda mo at hindi sa mga depreciating things na nawawala ng value over time. Isipin na ang 13-month pay mo ay special at kung magkano pa ang dumating sa iyo, kung di mo naman alam kung paano gastusin ito, ay pwede itong maglaho na parang bula. At tandaan na spending wisely at wasting money ay magkaiba ang meaning, kaya dapat alam mo kung paano gastusin ang perang pinaghirapan mo. Kung mahilig din kayo sa videos tulad nito, check niyo rin yung channel ni Empowering Pinoy kung saan pinag-uusapan niya rin yung tungkol sa pera, self-help at financial literacy. Makikita niyo yung link sa kanyang channel sa description below this video. I hope na intindihan niyo ang ibig kong sabihin sa video na ito. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation at business, like and share niyo lang ang video na ito at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.